So una, tingnan muna natin. So lupa, in terms of security risk. No? Ano ba yung security risk? Ang security risk ay yung safeness ng asset or investment compared sa iba. At for me, ang assessment ko sa pag-i-invest sa lupa, ang security risk dito ay napakababa. Dahil ano ba yung chance na mawala ito? Siguro kapag nasa fault line ka, no? At yung nasa fault line tapos nag-earthquake, nawala yung lupa mo or na flood yung lupa mo, yun yung mga risk levels diyan. Pero wala pa naman akong ano, ang building nasusunog pero ang lupa hindi naman. Masunog yung building, ang lupa nandyan pa rin. Kaya yung safeness ng asset for me na lupa is very low ang security risk diyan, okay? So liquidity risk naman, ano ba yung liquidity risk? Yung liquidity risk is being unable to sell your investment at a fair price and get your money out when you want to. For me, ang liquidity risk ng lupa is high dahil mahirap magbenta ng lupa. Gaya nga ng discussion natin kanina, di ba? Ang dami-daming kailangang steps na kailangan natin gawin para tayo ay makakuha ng maayos na titulo. And then inflation risk naman. This is the loss of purchasing power because value of investment does not keep up with increase in prices. Sa karanasan ko, yung pag-appreciate ng value ng lupa ay generally mas mataas kaysa sa inflation. Kaya ang risk kapag tayo ay napumasok sa lupa inflation-wise, ito ay low. In fact, madami nga ang mga investors na pumapasok sa real estate investing because this is a very good hedge for inflation. Next is interest rate risk. Okay, ano ba yung interest rate risk? This is losing money due to change in interest rates. At ano yung risk dito? Kapag ikaw ay kumuha ng lupa at kinuha mo ito through a loan at yung loan ay floating yung kanyang interest rate, meron kang interest rate risk na ma-experience dahil maaaring tumaas ang interest rate natin, no? At pag tumaas yan, edi mas mataas yung babayaran mo. Pero kung fully paid mo na ito at cash mo binayaran, wala nang interest rate risk. Pero I think in the near term, no, in the next 2 years, we will have a very benign interest rate risk. So my assessment here is low ang ating interest rate risk. Now, let's take a look at the market volatility risk. Ang market volatility naman is these are economic developments or other events that may cause value of assets to fluctuate. So like for now, ngayon, ano yung na-experience natin? Na-experience natin ang pandemic. So that is an outside event. And it could affect the value of our asset. Kasi dahil mababa ang ekonomiya at mabagal ang pagtakbo nito, mababa ang presyo din ng mga assets. So pwedeng maging volatile ito. Kaya for me, during this pandemic, ang land ay nasa high ang kanyang market volatility. Pero kasi marami dyan mga ano, di ba, baka makakapagbenta sila ng, kailangan nilang ibenta yung kanilang lupa rush dahil nga sa pandemic, wala silang pera, wala silang pinagkakakitaan. Pero sana kapag tayo ay nandoon sa other side na tayo yung bibili, sana ay wag natin silang binabarat at binabayaran pa rin natin ang tamang presyo and we do not take advantage of their misery, no, or disadvantage of their misfortune. Sana wag natin gawin ito para payamanin ang sarili natin. Let us not enrich ourselves through the misery of others. Okay? So marketability risk naman, ito yung difficulty in selling an asset without incurring a loss. So mataas ang marketability risk ngayon sa akin ng lupa dahil nga marami ang nagdi-distress selling an asset at dahil dyan ay mababa ang presyo at mahirap mong makuha yung selling price na gusto mo. And then, meron pa rin socio-political risk sa lupa, ha? Kasi kapag ito yung changes in social structures and political environment that may result to devaluation of assets. Kung hindi kasi maganda ang investment climate, ang business climate, because of socio-political risks, naaapektuhan ng assets natin. And I think for us right now, this is moderate, no? Nasa moderate yung risk profile natin dito. Yun. Okay. So sana ay marami kayong natutunan dyan tungkol sa ating mga risks sa lupa. Ano? Ang gagawin natin naman ngayon ay i-discuss natin itong... Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video,
please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.